Hello everyone, ito pala ang Brains Out. Sa video na to, tatry natin ang Photocure TXR ng Tulco at i-share ko na rin kung anong naging mga experience ko. Tara! Okay, ito po yung mga screens na gagamitin ko dito. Niready ko na siya, inugasan ko na yan, sinabunan. Gamit ko pala dishwashing liquid lang sa pag-ano, sasabon. Tapos niready ko na rin yung acetate films nung design. Ayan siya. Tapos sinanda na rin namin yung master platen kung saan na magiging guide siya sa pag-a-align ng screen. Ayan siya. Tapos ito yung Photocure TXR ng Tulco. Ayan. Kalimutan ko yung price. Anyway, tingnan nyo na lang sa Shopee or sa Lazada. Tapos ready ko na tong emulsion coater namin. Ayan, 15 inches na emulsion coater yung gamit ko para makover halos lahat ng ano, nung screen. Dahil 16 inches yung ano width nung screen namin. So 15 yung ginagamit namin. Ayan, so nilagay ko na yung photo emulsion. Paglagay niyan, ano lang, kalahati lang nung coater, wag yung sobrang dami kasi mahirap kontrolin yung pag pinahid na. Okay, next dito ako sa CR namin para pag magkalat madaling linisin. So unang gagawin ko, parang papaslide ko yung emulsion dun sa kanto. Ayan. Ito na, papahiran na natin to. So discarte namin dalawang pahid sa loob tapos isang pahid sa labas. Or minsan dalawang pahid sa labas, isang pahid sa loob. Depende sa ano. Kasi yung testing namin sa emulsion, doon kami natapat na tama yung timpla, tama yung lahat, pati sa exposure, tama lahat. So, yun na yung standard namin. So, kung iba yung kanya-kanya ng exposure box yan eh, o kanya-kanya rin ng kapal na gusto ng emulsion. So, pag mas makapal na emulsion, mas matagal yung exposure time niya. So, kami, unano lang namin yung pinakagitna lang. Hindi sobrang bilis, hindi sobrang tagal na exposure. Hindi namin sinusobrahan yung kapal. Ayan, so yung pagpahit mo dapat dito sa photo emulsion may diin para pati yung bubbles na nakikita nyo minsan parang maputok niya or mataanan niya ng madiin, hindi siya magstay. Anyway, bago pala ako nagstart ng emulsion, pinunasan ko ng malinis na basahan yung screen ko para yung mga ibang alikabok makuha na. Ayan, so ang ginawa namin dito, yung printing side dalawang coats, tapos yung sa shirt side isang coat lang. So ayan yung pahid namin. Ayan siya. Tapos syempre papatuyuin. So pag pinatuyuin namin to, kailangan namin patayin yung ilaw. So iniwan ko na lang sa CR tong bago matuyo siya. Ayan, tapos babalik ako na lang mamaya. Okay, sa mga oras na ito, tuyo na yung mga screens na pinahida namin ng photo emulsion. So, i-ready naman namin yung i-expose na natin o i-burn nating design. So, ito yung napili namin. So, ito, iti-tape na natin yung i-expose nating design dun sa master plate natin. So, ayun. Di ba, kanina may nakapatong, may sa ibaba siya, meron siyang acetate film design din na magiging guide. Ayan, sa baba. So, yung i-expose natin ngayon, papatong ko lang sa taas. Tapos, i-align ko sa guides natin. Ayan. Tapos, lalagyan ko lang ng tape. Konti lang. Mga taas or babang tape lang. Para lang hindi gumalaw. Ayan. Tapos, lalagyan rin natin ng tape yung mga kanto ng acetate film. Pabaliktad naman. Kung saan, haharap yung pinakadikit ng tape doon sa screens nating may photo emulsion para dumikit siya doon. Ito, katulad nito. Yan, ganyan siya. Yan. Sige, fast forward na lang. Okay, after ng tape, screws naman. So, kakabitan ko ng screws yung aluminum frames natin. Anyway, isa lang yung kakabitan muna natin. I mean, isang screen, dalawang screws. Ayan, ganyan. Tapos, yung sa taas nung nakikita nyo, may black na t-shirt yan para hindi ma-expose dun sa ilaw na gamit.
Okay, ikapit na natin yung design doon sa photo emulsion nating screen. Yan, so ikakabit ko lang siya ng ganyan. As may make sure ko lang gitna. Hindi naman kailangan perfect na gitna, no? Siyempre. Basta gitna mo lang. Ayun. Ayan na yung acetate film natin. Tapos, kailangan siyempre dumikit yan. So, ipipress natin ng konti yan para dumikit. Tapos, paghatak, okay na. Ito yung exposure box ko. Ito na yung dumikit na acetate film sa screen natin. Ayan. Okay, ito na. Nilagay na natin sa exposure box natin. Nire-ready natin para ma-expose siya. Okay, next, lalagyan ko ng black na t-shirt or kahit black na tela yung photo emulsion natin or yung screen dun sa taas ng exposure box bago lagyan ng pabigat. Ayan siya. Okay, start ako sa pabigat. Ano, yung foam muna. Ayan, bumili ako sa Lazada ng foam tapos kinatkat ko lang, dinikit. Maganda kasi pag may foam, evenly distributed yung ano pabigat mo. Kaya tulad ng ginagawa ko dati na ano, na kahoy lang. Ayan, yan yung dati. Wala pang foam. Pero okay naman yan. Pero mas na-figure out namin na mas maganda ang may foam bago yung pabigat. So ayan, papatungan na namin ng mga pabigat yan. Ayan, dumbbell. Ano pa, kung ano pa. Yung, actually, yung kahoy pa lang mabigat na eh. Pero feeling ko kulang pa. So nilalagyan ng dumbbell. Tapos ito, yung mga may inks din. Sige, fast forward na tayo sa exposure. Okay, ito yung setup ng exposure natin. So, 3 minutes and 20 seconds yung time. Tapos, mga pabigat. Ayun, so, ina-expose na natin yan. So, no, sa trial and error na ginagawa na, namin. Ayun, so, 3 minutes and 20 seconds ang sweet spot ng exposure. Okay, okay na siya. Tinanggal ko na yung acetate doon. Dito na tayo sa CR namin para butasin siya. Ang pambutas ko lang dito, yung bidet lang namin kasi wala pa akong pambili nung power washer, pressure washer. So, tsaga-tsaga na lang muna. So, unang ginagawa namin pag nagbubutas kami ng screen, binabasa lang namin yung emulsion. Wag natin pipwersahing butasin kagad dahil masisira yung emulsion natin. Okay, so hindi ko i-skip-skip tong ano, itong part na to para makita nating malinaw na ano. Binabasa-basa ko lang. Yan, nahayaan kong mag-sync yung ano, yung tubig doon sa emulsion para yung mga hindi, yung mga na-expose lumambot siya. So babakat naman yan eh, magkakaroon ng light yung ano design. Tapos mamaya ano, titest natin kung mabubutas na siya ng kusa. Minsan pipitikan ko ng isang malakas yung guide lang. Pag nabutas siya, goods na. So yun. Hintayin lang natin na konti. Bilang-bilang ka lang, 30 seconds, 1 minute. Huwag lang sobrang tuyo ah. Ayan, so naghintay lang ako ng mga ano, 30, 40, 50 seconds or 1 minute. Or 1 minute pa sa lagpas, ganun. Ayan, para ma-absorb yung tubig. And magiging itsura nung emulsion yung na-exposed. Kung makikita nyo doon, may butas na nga yung isa eh. Parang nabutas-butas na siya ng kusa eh. So, tatry na natin to ano, lagyan ng pressure para maitulak na yung emulsion talaga. O, mabutas na talaga ng maayos yung screen. So, video lang gamit ko, no? Ayan, okay naman siya. Kahit dun sa Aquasol ER. So, mamaya, ano, bibigay ko yung mga nangyaring experience ko dito sa TXR. Ikwento ko kung ano yung mga napagdaanan ko dito. Sige, fast forward ka na. Kikita nyo naman maganda yung details. O, diba? Solid. Solid tong Photocure TXR. Ang ganda. Ang sharp ng mga butas niya. Ayan yung difference sila nung Aquasol ER. Yung Aquasol ER, yung iba, minsan may hindi sharp na part eh. Pero itong TXR, sharp talaga ang pagkaka-ano niya. Gawa niya. Okay, sa share ko na yung experience ko sa Photocure TXR. Napakaganda niya talaga. Napakasolid nung pagkaka-expose sa kanya. Ganda nung butas niya. Ngayon, ang problema ko sa kanya, yung nung pinapatuyo ko na siya,
at nung tatry iti-test print ko na, meron siyang mga ano, barado, kumbaga natuyo yung ibang mga photocure na emulsion sa mga ibang screen na nabutas nang hindi ko alam. Tiningnan ko talaga siya na wala siyang ganon, pero natuyo, nagkaroon ng ganon. Baka nga dahil yung acetate ko hindi sobrang black at hindi ako gumamit ng pressure washer para matulak talaga ng maigi yung mga photo emulsion. O yan, sa clip, papakita ko, ayan yung mga problema. Tapos tinry ko rin i-reclaim. So nahirapan ako, kaya ang ginawa ko, pinalitan ko na lang ng bago. Ayan yung sa clip nung mga natira-tirang barado. Pero overall, baka mag-photocure TXR na kami next projects. Papraktisin lang namin at saka siguro bibili na kami ng pressure washer. Salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo. Thank you.